Hello guys! Welcome once again to my YouTube channel, Yatot TV! And sa mga kayatot ko dyan, isang pinagpalang araw po para sa ating lahat. And naririto na naman po tayo sa segment na Kumentong Pinoy. Sa isip, sa gawa at sa puso, Pinoy na Pinoy. Naririto po tayo sa segment na ito upang talakayin yung mga bagay-bagay na maaari pong interesado po yung ating mga kababayang Pilipino. At may adikain po tayo na kahit papano sa aking simpleng paraan ay makatulong po sa ating mga kababayan. And yung topic na napili ko po ngayong araw ay yung continuation po ng topic na diniscuss ko kahapon sa aking B-Vlog. Yung topic po na yun ay kung paano po ba maging isang guro dito sa Thailand. So kahapon, tinalakay po natin yung quiz on how to apply as a teacher here in Thailand. And as I promise, didiscuss ko po yung mga iba pang detalye kung paano po maging isang guro dito sa Thailand. So ano-ano po yung mga naiwan kong topics kahapon? Pasensya na po kayo, uwian na po kami kaya napilitan na akong ikat yung video. So didiscuss po natin yung mga topics na sinabi kong didiscuss ko ngayong araw. So ano po yun? Unang-una, para maging isang guro ka dito sa Thailand, kailangan siyempre makarating ka ng Thailand. So, yun po yung una. Paano ka makakapunta dito sa Thailand? Number two, ano-ano po ba yung mga requirements, mga kinakailangan para maging isang guro ka dito sa Thailand? Number three, yung mostly tinatanong ng mga kababayan natin, yung sahod. Sasagutin din po natin yan. Number four, ano po ba yung mga benefits na makukuha mo kapag nagturo ka dito sa Thailand? So yun po yung mga bagay. I hope na mapaiksi natin lang yung pag-i-explain sa mga bagay-bagay na yan. So umpisa na po natin. So number one, paano ka makakapunta ng Thailand? Actually mga kababayan, ito yung isa sa pinakamahirap na parte. Ito yung pinaka-big challenge mo kung gusto mong magturo dito sa Thailand. Hindi ka magiging guro kung hindi ka makakarating dito. So, kailangan makarating ka ng Thailand. Wherein, ang problem po ay medyo wala po dito sa Thailand. Ang problem po, syempre, nandyan po sa atin, sa Pilipinas. Medyo mahigpit po yung patakaraan ng ating ng immigration dyan sa Pilipinas. And nauunawaan ko naman po kung bakit minsan nag-offload po sila ng mga kababayan natin. Hindi nila pinapayagan yung ibang mga kababayan natin na makalabas ng bansa. Kasi iniisip din naman po nila yung kapakanan po na maaari mong madanasin kung ikaw ay aalis ng bansa, na if ever na magkakaroon ng problema, parang iniiwasan nila. Pero hindi mo rin naman po kasi masisisi yung mga kababayan natin na sumusugal. Kasi nga po sa kahirapan ng buhay dyan sa Pinas, sa kawalan po ng patrabaho, napipilitan po silang isugal yung kanilang mga sarili para sa kanilang pamilya. And yun nga po, paano ka nga ba makakapunta dito? Minsan po to masakit man pong sabihin, pero kailangan minsan magsinungaling. Totoo po yan. Kailangan magsinungaling. Even though hindi naman for tourist talaga ang punta mo dito sa Thailand, kailangan palabasin mo na ikaw ay magtutur lang. Amin na. Medyo na the blank ko yung isip ko. Gawa ng naisip ko yung time na pumunta ako dito. Talagang kailangan maging best actor and best actresses ka. Para lamang para sa kinabukasan ng pamilya mo, napipilitan tayong magsinungaling. And I hope na magkaroon po ng programa ang ating gobyerno na maganda naman po yung mga positions po na nagaantay po para sa mga kababayan natin na guro dito sa Thailand. Eh ang kailangan lang po ay magkaroon po sana ng research ang ating pamahalaan about sa mga teachers na Pilipino dito sa Thailand. Isipin nyo po kung hindi po kayang i-provide ng ating bansa yung patrabaho po para sa mga guro. At least po, meron po tayong pagdadalan po dun sa mga kababayan natin na nag-graduate po ng education.
na para hindi na po tayo dumating pa sa point na kailangan pang magsinungaling. Kaya sana po mabigyan po yan ng pansin ng ating gobyerno. And ina-assure po namin na mga teacher dito sa Thailand, kaming mga teachers dito sa Thailand, na wala pa naman po kahit isa yata na pumunta dito sa Thailand na nagkaroon po ng issue or ng problema. Kaya bakit hindi po natin gawin pong legal yung pag-alis po ng mga kababayan natin para hindi na sila nagsisinungaling. And gumawa na lang po tayo ng programa na if in case na hindi sila makahanap ng trabaho, at least maipangako po nila or mabigyan po sila ng assurance na sila'y makakabalik pa rin ng bansa if ever man na sila'y maging hindi man po sila magtagumpay sa paghahanap ng trabaho dito sa lugar na ito. Pero pag-isipan po yan po sana ng ating mga government officials, ng mga politiko po na nakaupo, na sana po mabigyan po ng magandang patrabaho yung ating mga kaguruan. And as my experience as a private teacher in the Philippines, just imagine, before I experienced to receive 4,000 siguro, 4,000 salary. Just imagine kung ikaw ay isang pamilyadong tao, tuturo ka sa isang pribadong schools, na halos yung trabaho mo ay halos kaparehas lang din ng trabaho ng mga nasa government public school teachers, yung salary mo ay hindi pa sapat upang buhayin yung sarili mo minsan. Bago pa sumahod, naubos na lahat para naku po, ayoko nang balikan yung mga bagay-bagay na yun. Kaya sana makaisip po yung ating gobyerno ng paraan kung paano magkakaroon na lang po ng partnership yung Thailand and Philippines when it comes to teachers na Pilipino. And meron po lumabas na balita na ganun, na meron na nga daw partnership yung Pinas, yung DepEd, tsaka yung Educational Council ng Thailand, pero wala naman follow up, puro lang wak-wak. And wherein sana po ay mabigyan po ng pansin ang ating gobyerno para kaming mga si Juan de la Cruz, na mga gurong si Juan de la Cruz, ay hindi na magsisinungaling at bagkos ay magkakaroon po ng maayos na trabaho para buhayin po yung aming mga pamilya. And yun po. So yung sa pag-alis po, ganun nga gawin nyo. Minsan, mahirap talaga. Kailangan magsinungaling. So, yun. Okay, so, medyo nakakalungkot. Sige, proceed na tayo sa number 2. Move on. Number 2, ano po ba yung mga requirements ng isang teacher dito sa Thailand? Paano maging isang teacher dito sa Thailand? Ano yung mga requirements? Unang-una, kailangan may mga dokumento ka, nag-graduate ka. And advantage po pag ikaw ay graduate ng education. Pero hindi naman po lahat ng schools dito sa Thailand ang kinukuha nila ay graduate ng education. Meron pa rin pong iilang schools na na tumatanggap pa din even though you are not BS ed or BEd degree holder. So may mga school pa rin po na tumatanggap basta graduate ka ng kahit anong 4-year course. Okay? So yun po. Kailangan dala-dala mo yung ano-ano yan. Una-una, kailangan passport. Number 1, syempre, nasa ibang lugar ka, kailangan mo ng passport. Number 2, kailangan mo ng transcript of record, yung tinatawag na TOR for short. TOR. And number 3, kailangan mo ng diploma. So, yan po. Basta ikaw ay graduate ng 4-year course, and mas advantage po kung ikaw ay graduate ng education, kailangan may dala-dala kang passport, TOR, and diploma. And kung additional na lang po, pero hindi naman po to required sa lahat kasi may mga schools, kagaya sa school namin, hindi naman kinakailangan na meron ka ng dokumentong yun. Yung tinatawag, yung pagpapared ribbon ng mga documents mo kagaya ng TOR and diploma, ipapad red ribbon mo siya sa DFA dyan sa Pinas, tapos
dadalin mo yun dito. Kasi minsan yung mga nagpa-process ng nanbi, lalong-lalong doon sa Changwatana, nire-required sila ng naka-red ribbon yung kanilang mga documents. Pero kapag ang nanbi mo ay doon sa Lao, hindi na po kailangan yung red ribbon. Basta dala mo lang yung tatlong sinabi ko kanina, yung diploma, yung TOR, tsaka yung passport mo. So, yun po yung mga requirements. So, aside from that, wala na po. So, kaya madali lang po. And hindi rin po nila nire-required kung ikaw ay may lisensya or wala sa Pilipinas. Hindi po yung requirements na ikaw ay left passer or hindi. As long as ikaw ay graduate ng 4-year course, ikaw ay pwedeng magturo dito. And one more thing, hindi rin po nire-required ng... may mga school na naghahanap sila ng teaching experiences, pero may mga school din po na hindi na po... Never mind. Hindi po sa kanila mahalaga yung teaching experiences. So, yun po. Yun po yung mga requirements na kailangan para maging isang guro dito sa Thailand. And proceed na po tayo dun sa number 3. Ito yung halos lahat ng mga kakilala ko or mga tao na nagtanong sa akin about sa teaching dito sa Thailand. Ito yung kanilang number 1 question. Magkano yung salary? Yung salary po dito ng guro ay depende po sa school na papasukan. Ang assurance lang po na may bibigay ko sa inyo, yung salary dito ng guro ay malaki ng kaunti doon sa salary ng mga teachers dyan sa Pilipinas. Malaki siya ng kunti. And magbigay po ako ng maybe 15,000 ang pinakamababa, 15,000 baht hanggang 30,000 baht or more than. Depende sa school na napasukan. Kung medyo swerte o napasok sa mga international school, some of them medyo nabibigyan sila ng mataas. Maybe more than 30s. Ewan kung meron pang ganun ngayong panahon namin. Basta yun po yung range niya. From 15,000 baht to 30,000 baht. Yung 15,000 baht po na pinakamababa, kung i-convert po natin sa piso, maybe nearly 30,000 pesos. So kung i-compare mo yung pinakamababang sahod dito sa ng guro, pinakamababang sahod ng guro dito sa Thailand doon sa sahod ng teacher sa Pilipinas, medyo lamang lang naman po ng kaunti. So saan lang po sila nagkakaiba? Ang tangi pong pagkakaiba ng guro dito sa Thailand, sa salary halos ganun lang din, ay yung trabaho po. Dito sa Thailand, mas lesser yung work compare sa teacher dyan sa Pilipinas. Sa Pilipinas po kasi grabe. Sobrang dami ng trabaho. Sobrang dami ng paperwork. Kaya minsan yung mga teacher sobrang nai-stress. Alam nyo ga, sabi, madali lang daw mag-teacher. Madaling mag-teacher kayo kaya yung mag-suffer ng stress sa mga bata. Masubukan nyo na mahirap na magsalita. Pero trabaho po yan. Yan po ay minahal namin kasi yan yung pinili namin trabaho. Pero sana naman po ay maunawaan po ng mga kababayan natin at ng ating gobyerno na yung trabaho na pagiging isang guro ay isang napakabigat na responsibilidad na kailangan naman po nating suklian naman po ng tamang kabayaran. Kasi actually madami pong nasasakripisyo yung mga kababayan natin na guro dyan sa Pilipinas. Unang-una yung time nila sa kanilang pamilya, bawas na bawas po. Sa halip na pag-uwi nila ng bahay, ang aasikasuhin nila yung kanilang mister o kaya yung kanilang misis o kaya yung kanilang mga anak. E minsan, lesson plans at pag-check pa po na kung ano-anong mga papers ang kanilang ginagawa. Pusin mo yan si May. So, yun po. Sana po mabigyan po yan ang pansin ng ating gobyerno. Yung salary po at saka yung trabaho po ng teacher sa Pilipinas. Minsan overwork na po. And yun po. Yung sahod from 15,000 to 30,000 baht. Or more than kung medyo sinerte-serte yung isang guro. Then, okay. So, tapos na tayo sa salary.
And number 4 na ba? Yung benefits na pwede mong makuha as a teacher dito sa Thailand. Sa benefits naman po, depende rin po yan sa school. Yung benefits na makukuha mo, kagaya sa school namin, meron kaming free room. Kaya itong tinitira namin, yan. Ito ay libre ng school sa amin. And aside from free room, meron din po kaming free ticket pagkatapos ng school year. Pwede po kami umuwi sa ating bansa, magbakasyon, and sagot po ng school yung, even yung domestic flight, sagot din po nila yung back and forth na po yon. Kaya ayos din naman po. At least every year may chance kami na muling makayapak po dun sa ating bansang sinilangan. And ano pa po yung mga benefits? Another po, nakagandaan dito. Dito sa school namin, libre yung lunch. Kaya lang yung mga food, syempre, iba pa rin yung pagkain sa Pilipinas. Narinig mo pa lang, ganito ang ulam sa kantin, ganyan ang kakainin natin. Oh, sorry. Yung guto mo, maangat na. Hindi kagaya dito na, ano kayong kakain natin mamaya? So, parang ganun. Pero at least libre. Yun yung maganda doon, libre. Kaya be thankful po tayo sa halip na reklamo. Be thankful na lang kasi libre yan. Okay, number 3 po na benefit sa amin dito. Eh, meron po kaming insurance. Parang SSS po dyan sa Pinas na binabayaran namin ng 750 baht. And yung kalahati po nung na 750, dinabayaran naman po ng school namin. So, yung benefits po nun, kapag kami po ay nagkasakit, libre po kami sa medication namin, sa hospital. And advantage din po nun, yung sa mga nanay, na mga anak, meron po silang nare-receive na pera. Maybe 30,000 baht din, no? So, parang ganun po, 30,000 at malaki na po yun. Kasi imagine, kanina yung 15,000, nearly 30 na. So, pag nanganak ka, investment pala yun. tayo na lang makagawa, dear. And, yun po. SSO, yung meron kang insurance. Then, number 4, yung mga documents, mga legal documents mo, nagbawa yung working permit, yung visa, covered po ng school. Dito po sa school namin, pero sa ibang school po, iba po kasi yung mga benefits na ibinibigay ng bawat school. And doon po sa school ng aking partner, wala po silang SSO doon. Meron din silang freelance, meron din silang yung mga documents din nila ay free, pero wala silang free ticket, wala silang free room. So yun po, depende po talaga sa school. Wala din insurance. Wala din insurance. Ayun lang, kapag wala kang insurance, ibang bansa ito, kaya medyo mahal ang magkasakit. Unlike po sa amin na meron po kaming SSO, so medyo nababawasan po yung agam-agam namin kapag kami nagkasakit. Pero yun po ang mahalaga, ingat lang. Ingat na lang para iwas hospital. And yun, so I hope na kung may mga kulang man po sa aking mga sinasabi, maaaring paki-comment na lang po ng aking mga ka-teacher dito sa Thailand. Kung meron kayong mga iba pang gusto nyong idagdag, pakidagdag na lang po para makatulong po sa ating mga kababayan. And sana po ay sa simpleng paraan na ito ay sana po ay makatulong po yung aking segment na ito, Komentong Pinoy. Wala na po akong ibang hangad, kundi ang makatulong po sa ating mga kababayan. And kung may mga komento o mga suggestion kayo about sa aking B-Vlog, paki-comments na lang po below. Thank you very much. This is Michael, and you are once again tuning to Yatot TV. Please don't forget to subscribe and ring the notification button. Thank you. Sawat di krap. Old MacDonald had a farm.